Ito pala yung mga biyaya natin sa araw na ito. Luba. Welcome back mga ka-adventure. Another day is another adventure. Naging kung bago pa lang po kayo sa channel na ito ay huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like and share ng ating pong mga video para updated kayo at pa-on na rin ang notification bell. And thank you so much po mga ka-adventure na kamit na po natin ang ating 100,000 subscriber. Maraming salamat and to God be the glory. Yon! Lobster! Paghirap man. Lobster. Taghirap yung lab. Tapos talakitok at suno na. At para naman sa ating susunod na katanungan mga ka-adventure, sino ang nag-formulate ng 3 laws of motion na isang physicist at isa ring mathematician? Mga ka-adventure, another day is another adventure and today samahan niyo po kami magdayo. At tatlo lang muna kami, wala si Kuya kasi nagbiyahe pa siya. At in-expect na sana namin na dadating siya kahapon. Kaya lang nagbiyahe pa siya ulit, may isang biyahe pa sa BDBM. Kaya tapusin niya muna and then we'll see sa mga susunod na milakad kung anong mga mangyayari. So again mga ka-adventure, thank you so much po. We're already hit 100,000 subscriber kaya to God be the glory and let's go for more! Adventure, nandito na po kami sa laot. Karating lang po namin. At let's go. Medyo matamlay ang ating intro mga ka-adventure dahil same day po nang tinawagan ako madaling araw ni Mrs. At yun nga isinugod sa ospital ang akin pong panganay na anak. At after po ng dayo ay nagdali-dali din akong umuwi ng Puerto Princesa. Pero keep the story short ay eto mga ka-adventure ating unang dive para sa araw na ito. Dito kami sa Basque Reef at isang bahura pa ang aming pong pupuntahan bago kami dumiretso sa lugar kung saan kami matutulog at mamamana ng gabi sa isla ng Nangalaw na sakop ng Linapakan, Palawan. Ang ating first dive of the day mga ka-adventure ay warm up. At ang ating namang pangalawang dive sa araw na ito ay nag-target lock tayo sa isang orbital batfish or bayang. Itong klase ng bayang mga ka-adventure na patulis ang kanya pong nguso, hindi kagaya ng ordinaryong batfish or bayang na pabilog. Ito po ang uri ng bayang na lumalaki ng halos tag 5 kilo or higit pa. At pupunta sa mas malalim na area at dahil nga napakaamo niya eh napakaganda rin ng patama natin. At ito ang ating unang isda para sa araw na ito. Bago kami magpang-abot ni Native Channel ay eto, King Mackerel mga ka-adventure. Kaya lang nag-iba ng direction, nag-against the current yung kanya pong langoy. Kaya in short, hindi natin natira. At nakita rin ni Native Channel, plus dinaanan pa siya ng dalawang mamsa. Kaya napakasayang talaga. Another dive para sa araw na ito mga ka-adventure, target lock agad dito sa isang oriental or lifting budlisan. Hindi na ako namili ng iba pang target at nung na-meet natin yung gap ay hindi na natin kagad ito pinatagal at napakaganda po ng pagkakatama dahil tumagos po sa katawan yung bala ng pana which is napaka-sure na talagang hindi siya makakawala. Thank you.
Isa pala sa main reason kaya hindi ko inabot yung King Mac mga ka-adventure ay ang bigat ng bayang na nahuli natin. Kaya iniwan ko na kagad ito sa bangka bago ako nag-hunt ulit at sa panibagong pagsisid ay nakakita na naman tayo ng isang Oriental Sweet Lips. Isang mahinahong paglangoy ang aking ginawa mga ka-adventure hanggang sa na-meet ko yung distance palapit dito sa Oriental Sweet Lips at nung nahanap na natin yung pagkakataon ay tinira na agad natin at ito ang ating pong pangatlong isda para sa araw na ito. Siyempre mga ka-adventure, dahil malapit lang ako sa bangka, ay iniwan ko na kagad itong ating pong pangatlong isda. Panibago na naman pagsisid mga ka-adventure, may napansin akong tatlong talakitok na lumalangoy sa akin pong ibaba, kaya agaran ko rin po itong nilapitan at napansin ko na good size na pala yung isa sa kanila, kaya yun kagad yung aking pong sinigurong tirahin at nahuli naman natin. At pag-ahon ko mga ka-adventure, ayan, may paparating na unos. Isa sa napakagandang advantage mga ka-adventure yung mamanaan ng umuulan at makulimlim ang paligid dahil po mas active ang mga isda at lumalabas sa kanila pong mga bahay. At sa mga nag-snorkeling and scuba diving mga ka-adventure ay gustong-gusto nila yung makulimlim po na panahon dahil alam naman natin na ang mga coral reef ay glowing in the dark o nagliliwanag kapag ka madilim. At mas na-appreciate mo yung kanila pong totoong kulay at totoong formation kapag hindi sila na-overpower ng sinag ng araw. Kaya mas maganda talaga mag-snorkeling, mag-scuba diving or mamana kapag minsan ay makulimlim or walang araw. Napakapayapa pa rin ang ilalim kahit masungit na ang panahon sa itaas at nag-ipon tayo ng maraming hangin mga ka-adventure and another dive of the day. Lifting itim or harlequin sweet lips naman sana ang aking target dito mga ka-adventure. Ayan, napakalaki at napakalapit niya na sana, kaya lang tatamaan yung bato or coral reef. Hindi natin masyadong ini-encourage yung ganyan, baka ma-stuck. At anong napansin ko na may gumagalaw na isda dun sa ilalim kung saan tumago or lumusot itong harlequin sweet lips ay nag-aim ako dahil may isdang gumagalaw at na-find out ko na lang nung tinamaan. Thank you.
mas pinili ko pong tirahin itong target na ito mga ka-adventure dahil tatagos lang naman po sa kabilang side yung bala ng pana at hindi tatama sa matigas na parte ng bato or corals, kaya pinalampas muna natin yung Harlequin Sweet Lips. Lumalakas na lang lumalakas mga ka-adventure, pero hindi pa rin kami nagpatinag at patuloy pa rin kami sa pag-hunt at ang dami sana ng mga maliliit na talakito, kaya lang hindi pa ganun sila kagandang hulihin kapag ka maliliit pa. Kaya antayin natin na lumaki sila at malay natin tayo pa rin ang makadaan sa kanila one day. Panibagong pagsisid mga ka-adventure at medyo napapagod na ito ng konti dahil hindi naman po tuwing sisid natin ay may nakikita yung target. At ito, napakalaking marble stingray yung nasa kaliwa po natin, ngunit hindi yan yung aim natin at mahirap na, baka matamaan tayo ng barb yan. Nakita ko na maraming mga ilak ang labas-pasok dito sa left side ng bato, kaya nitry ko po itong puntahan at naghanap ng pagkakataon kung ito ba ay magpapakita sa atin. At good thing na nakatira naman tayo. Napakadaya talaga tignan ng mga isda kapag may kalaliman na ng konti ang sinisisid or yung spot na sinisisira ng mga adventure dahil maliit silang tignan, ngunit pag ahon pala sa itaas ay malalaki na pala. Kagaya po ng ilak na to na minsan hesitant kami na tirahin dahil nga maliliit, pero halos tig 1 kilo na pala. Panibagong pagsisid, same spot mga ka-adventure, gusto kong i-aim dito yung slender unicorn at na-distract ako dahil napakarami nitong mga angelfish at ang lalaki na nila, kaya lang nag-wonder ako minsan, hindi ko alam kung anong lasa nito at wala pa tayong purpose ng pagbibigyan sa kanila or anong gagawin sa kanila, kaya hindi muna natin yan titirahin, one day na kapag pwede na tayong magdayan. At nagpakita na yung aking target mga ka-adventure. Hindi nga lang tinamaan. Sa sisid natin ito mga ka-adventure ay naglabas ako ng flashlight dahil ayaw ko talagang tantanan itong mga slender na nakikita ko dito. At nakita ko na sana sila sa ilalim ng bato, kaya lang napakaalanganin naman ang posisyon. Ang hirap, baka hindi natin mahila yung shaft. Mag-alas 12 na mga ka-adventure, kaya nag-decide kami na lumipat sa kabilang bahura dahil plano din naming mamana hanggang mga alas 2 or alas 3 doon sa isang spot pa sa Alivio Reef bago kami tuluyang pumunta sa spot na pagpapanaan namin ng gabi. At dito sa ating unang dive sa spot na to ay GT agad ang sumalubong sa atin, Mamsa, kaya lang ang ilap naman. Thank you.
Dito sa batong ito, mga ka-adventure, tumira si Brother Jeff last time ng mamsa na napingas lang yung muka. Sayang. At paglingon ko po, napakarami ng mga rainbow runner. Malalaki na po yan, nakahulisinita ng isa. Kaya lang, hindi yan yung aim natin. At inantay pa rin natin at gumawa tayo ng ilang dives pa. Nag-ambush tayo sa ilalim kung babalik pa ba yung mamsa. Kaya lang, hindi na napakita. Hindi pa rin ako nawala ng pag-asa, mga ka-adventure, at nagstay at nagdive pa rin ako dito sa spot kung saan natin nakita yung isla, yung mamsa. At kung mapapansin po ninyo ay napakaganda talaga ng formation ng coral reef na ito, na talagang madalas pagbahayan ng mga malalaking isla. Kaya lang, hindi na talaga nagpakita. Sa sisid na ito, mga ka-adventure, hindi kagad ako nag-on ng camera. Sa ilalim na po ako nag-on dahil nakita ko itong talakitok at good size na rin po siya. Kaya hindi na ako nag-atubili at tinira na kagad natin siya. Kapareho nung kasunod nating dive, mga ka-adventure, sa ilalim na tayo nagbukas ng camera dahil may nakita akong one spot snapper po dito. Kaya lang alanganin naman yung kanyang pinagtataguan, naglalabas pasok dito sa may ilalim na bahagi ng tanggapa or table corals, kapag tinamaan po ito tapos pumalagpalag ay nako, mawawasak yung coral reef na yan. Natitempt akong tirahin ito, mga ka-adventure, kaya lang napakaalanghanin talaga ng mangyayari. Naisip ko na kagad, kaya umalis na lang po kami at lumipat sa panibagong spot na pupuntahan namin. Hiwalay. Yung isang ma'am sa abos na tirahin ng Brother Jeff Rowell. Yara! Luwa! Wala pa! Amen! Nandito na kami sa Nangalaw, mga ka-adventure, ang aming pangatlong spot para sa araw na ito. At unang dive para sa spot po na to. At same na ginagawa natin kada unang dive ay nagstay muna tayo sa ilalim, nagagawa ng ingay, nagda-dusting, kumbaga nag-a-attract, nagtatawag tayo ng mga posibleng isda na lumapit. At madalas po lumalapit sila kapag nakatira or nakagawa na tayo ng napakatinding ingay talaga na magbibigay sa kanila ng senyalis na mayroong something sa paligid at nilalapitan naman nila. Thank you.
Curious ang bayang na ito, mga ka-adventure, at syempre kailangan natin mag-ipon ng maraming isda. Hindi natin palalampasin yan, kaya nag-harvest kami ni Nathan ng bayang. Napakarami pong bayang, pero syempre yung tinitira natin, yung mga paisa-isa lang. Kapag ka-grupo o maramihan ay hinahayaan lang natin yan. Kung atin pong titingnan, mga ka-adventure, ay parang napakadali lang talagang mag-aim, mag-target ng isda, pero ito ay kinakailangan din ng matinding hand and sight coordination kung gaano ba talaga ka-importante yun para sa pag-hunt ng isda. Ito yung isa sa pinakamahalagang ginagawa ng dive body system, mga ka-adventure. One down, one up. Dapat pag may nagda-dive ay may nakatingin ding dive body. Another dive, mga ka-adventure, another bayang target, at twinkle twinkle little star naman yung ating ginamit na ipinagbabawal ng technique dito, or squid hand. At yun nga, bayang, bayang, bayang. Tinira ni Sisid or Nathan, mga ka-adventure, yung napakalaking harlequin sweet tips, kaya lang dinaplisan niya lang po at naglalabas-pasok sa area na aking pong sinisilipan, kaya nagdala na kagad ako ng flashlight. Panigurado, baka ito ay nagtatago lang somewhere dito sa ilalim ng bato, at ito yung mga nangyari. Ayan, mga ka-adventure, yung labian sa labi na tamaan. Napakalaki ng lipti nito, mga ka-adventure, nasa halos mahigit 3 kilo na po ang laki nito. Pagkatapos nating ma-secure itong lifting, mga ka-adventure, ay umahon na rin po kami.
At nag-ipon ng lakas dahil mamamana po kami ng gabi. Kaya abangan po natin mga ka-adventure sa ating susunod na upload. And enough for the day. And I'll see you on our next adventure. Ayan. Tama na muna mga ka-adventure. Umahon na kami. And sisid. At pahinga. 5:30 na po. Dahil kami ay lulusong pa mamayang gabi. Nets for fishing kami. At ito pala nets yung for fishing sa gabi. Nets for fishing sa gabi. Ito pala yung mga biyaya natin sa araw na ito. Luba. San damakbak na huli na? Grabe yung bigat ng bayang. Hirap-hirap ako sa bayang adventure. Enough for today mga ka-adventure, and praise God sa napakagandang panahon at pag-iingat paggabay sa amin, sa amin pong pagpalaot. Copyright mga ka-adventure, mag-dinner po muna kami bago po kami lulusong ni Sisid. Ako ay si Sisid ngayong gabi. Ah, sa native channel oh. Tapos yung ulam natin ay yun, lobster. Lo, taghirap man. Lobster, taghirap sa ulam. Tapos talakitok at suno na pinaksiyo. Pinaksiyo yung ulam na niluto namin para hindi siya masayang kinabukasan. Kasi kapag nagsinigang kami, ngayon nakakainin, bukas, hindi na masarap kainin. Unlike nung pinaksiyo, goods pa rin. Lang wow! Tayo. Let's eat mga ka-adventure. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Kaon okay, tayo. Hintayin nyo, sandok ta. Ayun mga adventure, so bago po tayo magtapos ay tako po muna tayo sa ating mga shoutout. At nga pala, maraming salamat po sa lahat ng mga bumati sa atin sa nakamit po nating milestone na 100,000 subscribers. Thank you so much mga ka-adventure. At again, sana po ay patuloy nyo po akong samahan pa sa mas marami pang mga adventure na gagawin. Kasama ng ating mga iba pang mga local vloggers sa isla. At to God be the glory po. Okay, so shoutout po natin yung pinakauna nga nag-comment, si Ryan Gamalo. And then sa ating pong top 5, Joko Abiano, Nels Knels, Dingkong Dave, Jonathan Solidad, and si Calvin Malingbayan. And then happy birthday po pala kay Adonis Bislig Jr. na nagdraos po ng kanyang kaarawan. At si Zachary na nagdaos din ng kanyang kaarawan from Molo. Ayan, sa tatay niya. And shoutout po sila Youngski Sinyon, Risley De La Cruz Aquino, John Rex ng Tayatay Rizal, Eugene Lubrino, Bong Carreo ng Pangasinan, Miss Aileen Tandog ng Hong Kong, Michael Cupas, Roel Paras, John Ray Lascona ng Bukidnon, Popico Gaming ng La Union, Marvin Don Servando, Don Servano, Dolins ng Dubai, Clark ng Tandag, Surigao, Rico Rosas, si Joey Official Vlog ng Cebu, Rodolfo Dinglasan, Axel Sukiso, Sonny Ricalde, Roberto Santos ng Bulacan, Lonely Journey, No Claire ng Cebu, MMC Summer Sniper ng Pangalaw Bohol, Edgar Campos ng Rojas, Vivar Family Vlogs, Vlog TV Vlog, Jose Ardadi, Farid Faruqui of California, Nino Sisi ng Jeddah KSA, Berhel Santos ng Washington State, Royal Candelosas, Baldo Anislag, Kaito Kayanan, Jason Matunhay, Miss Luisa Yamamoto, Herbert Villasa na kababayan ni Chairman ng Taganegros Oriental, Fortaleza Arenas ng Zamar, kaya Miss Blanca Peralta, Miss Christine ng Doha, Qatar, Miss Teresa Lawigan ng Spain, Jose Madrid, kay Miss Glenda Banstro, Miss Binos and Joel Borella ng Oceanside, California, kay Miss Elisa Gomez, Miss May Stacchio ng Solid Haraba supporter ng Hong Kong chapter, Miss Anonymous, Master Rich, Larry Santi, Sir Idol Terso Manulat Laurio and Team Noranda ng Canada, Miss Oliva Mendoza, Miss Elvira Bernard of Houston, Texas. Yan, thank you so much po. Boyet Vlogs ng Finland, Bonifacio Castigador ng Iloilo, Maylin Pakibot, Irish Lopez, Nestor Zino ng Leyte, Ryan Ramilo ng Masbate, Federico San Luis ng Riyadh, Warren and Fraga Family ng Hinatuan, Dennis and De La Cruz Family ng Naay, Cavite, Rajarex Tabalba ng Camigin Spiro, Corex ng Saudi, One TV ng Surigao del Norte, Mick Moore ng California USA, Chad Summers ng Bohol, B-Boy Sanchez ng Lapu-Lapu,
Violito Vlogs, Levi Elona, Mark Anthony Tablate, Brian Watiwat ng Mamburaw, Chilan and Rindo Clavejo ng Vancouver, Canada, Michael Tana ng Boracay, John Estipona ng Bulacan, Anthony Noble, Coro Coro Boys, Dos ng Pangasinan, Nestor and Analisa Mabingnay, Benedict De Vera ng Bulinao, Pangasinan, Ferreira Arnel and si Arnel Bacarap, Miss Josephine Bailon, Clemente Magadan ng Bohol, Christian Anli Gabayno, Angelo Salona, Angel's Blog, Miss Jessica Vista Dan Carlcania ng 911 Aircon Maintenance, Kois Royski Fishing ng Sambuanga, Charlie Baisa, UX Ka Ang Maker, Rainy Abihuela ng Cagayan de Oro City, Lemuel Maglente, Nathan Tukib ng Ilocos, Nubier ng Trece Marites, Emelu de la Peña o Eleman de la Peña, Explore Palawan, Larry Bilbao, Ray Lumotos ng Bohol, CJ's Best Inato Chebak ng Israel, Kabimbo Vlog ng Bulwang El Nido, Kenneth Bisilonia Candelario, Ed Silopena ng Bohol, Michael Gregorio, Pet Darbs TV, Ricardo Manatad ng Sukat Muntinlupa, Jeffrey Morel ng Romblon, Bogard Patoy ng Sikihor, Maria Criselda Madrigal ng Kalapan, kay John Laksena ng Pampanga, Kapana Vlog ng Bicol, John Paul Ricaplaza, and si Pugak Zuan. So, sa mga hindi ko natin na shoutout tayo, we'll see you in the next adventure po.